So, what's up sa mga pinagpala? What's up sa mga kagrupings ko dyan? So, ang dami na nating problema ngayon. No? Una, problema natin itong COVID-19 na to. Wala pa rin vaccine till now. Then next, problema ng mga estudyante. Itong online classes na to. Kesyo, walang internet connection, walang magandang mobile device, walang laptop. And so on, lahat ng pwede nating mag-iisip na maging problema about sa online classes na to. So, sa video na to, pag-usapan natin kung ano ang mga pwedeng best na solution natin para sa problema sa mga online class na to. So, tara, pag-usapan na natin. So, the first solution na naisip ko is i-segregate yung mga may internet connection at walang internet connection. Hindi ko na sinama yung ano dito yung mga may walang internet ay may internet connection pero walang device, useless. So automatic na pag wala kang internet connection, wala ka na ring mobile device. So, saan mo gagamitin yung internet connection mo, di ba? Magbabayad ka lang ng internet connection para sa wala. So, yun yung consideration ko. Now, pag wala internet connection, automatic na wala ka ng device na gagamitin. So, yun sa. So, sa mga may internet connection, magandang internet connection, yung gagawin nila, dali lang. Mas madali pag may internet connection kay yung mga teachers, pwedeng mag-send ng videos through Facebook, Messenger, ano pa, pwede silang mag-Zoom, Viber, Telegram, or pwede nilang i-upload sa Facebook yung lectures nila, sa YouTube, then send na lang yung link sa mga group chats nila. Then, pag-transfer ng mga documents or yung mga lectures, mga modules nila, mas madali na naman, isend na lang sa mga social media applications. Ano ba? So, yun yung una. So, sa mga walang internet connection naman, same lang din. Send hard copy ng modules, lectures, isa-isa sa mga walang internet connection. Pero paano? Sabi nyo, lockdown, ganito, ganyan, lockdown, ECQ, paano nyo i-send? So, dali lang yan. Pwede tayong makiusap. Siguro, yung LBC, JRS, hindi ko lang kung nagdi-deliver lang yung JRS, pero LBC, nagdi-deliver sila. Yung mga taga-deliver ng Shopee, Lazada, nagdi-deliver pa rin sila. So, pwede nating makiusap sa kanila na i-parcel natin yung mga hard copies ng mga lectures and modules natin. So, another is yung pwedeng baya sa mga local tricycle drivers natin, jeepney drivers, or bus drivers para magkaroon din sila ng income. So, parang yung mga local na drivers natin magiging taga-deliver muna sila. So, hindi lang na-deliver yung mga tawag ito, lectures natin sa mga estudyante natin. Na kumita din yung mga drivers natin na sa araw na mga to, walang pinagkakakitaan. Saan kukunin yung pondo sa pagbabayad sa mga drivers? Pwede natin kunin sa mga fees natin na hindi naman nagagamit kasi nga wala namang pumapasok sa school. Like for example, kunin mo sa electricity bill. O, di ba? Siguro yung percentage ng mga walang internet connection, maliit lang compared sa mga with internet connection kasi nowadays, mga Gen Z, mga estudyante ngayon, millennials and Gen Z, tech-oriented na sila eh. So, yun.
Nga pala, pag GCQ na or General Community Quarantine na, so inaallow na yung mga ibang establishments na magbukas. Pwede nang papasukin yung mga ibang workers. So siguro pwede na rin yung mga computer shops i-open na nila para sa mga walang internet connection, pwede na nilang gamitin yung computer shops. Pero syempre, mga protocols pa rin sa to avoid yung transmission ng COVID-19. Social distancing, madalas na pag-disinfect, dapat nasusunod pa rin yung protocol. Then sa mga requirements pala na pinapasubmit ng mga instructors natin, so siguro ilimit natin sa minimum, hindi, maximum siguro, minimum ng 3 requirements per week. Para example, yung mga estudyante may 10 subject sa SEM na to, eh sobrang bigat na para sa kanila yon na isang week 10 requirements, tapos wala pang proper na internet connection and so on. So to give them justice naman para matapos yung mga requirements na pinapasubmit, siguro maximum of 3. Pero depende pa rin yan sa kung gaano kahirap yung task na pinapagawa nyo sa kanila. Sample, kung 1 plus 1 lang yan, kahit 10 requirements ibigay nyo, kung ganun lang kadali. Yung mga, ano, yung mga sinasagutan natin ng elementary, yung mga addition tables, yung may mga butas-butas na papel, kung ganun lang, kahit 10 ganyan na o 20 pa. So solution number 2 na tayo. So ito ambisyoso dream number 1. So paano natin maile-lecture yung mga estudyante kahit na nasa bahay sila? So yung isang naisip ko is yung ito, ambisyoso dream ko is walang cellphone, walang laptop. Siguro naman may mga TV kayo sa bahay niyo, di ba? Ayos, TV, yan na. Artista na yung mga teacher nyo. So, balak. So, kung mangyari man to, yung mga lectures natin, ipunta sa ABS-CBN, or punta sa GMA, sa TV5, dun ipalabas yung mga lectures ng mga teachers natin. O, ito, sosyalin. Paano pag nangyari yun, di ba? Stig. So, yung next na solution natin, solution number 3 and ambisyoso dream number 2. So, yung ambisyoso dream number 2 natin is, eto mas feasible to kaysa sa TV, television na solution number 2 natin. So, sa solution number 3, ambisyoso dream number 2, gagamit tayo ng computer. So yung mga computer na to, so identify natin kung nasan yung mga estudyante natin. Then yung school, or school in partnership with the LGU, siguro mag-provide ng mga computer sa barangay hall para secured pa rin yung computer natin. Tapos kung sinong mga estudyante yung gamit, then punta na lang sila sa barangay hall, doon sila mag internet connection, makiprint and so on, just para lang magawa nila yung mga tawag dito, requirements nila sa school, at same time makakope up pa rin sila sa mga topics. So nasa solution number 4 na tayo. Solution number 4, another ambisyoso dream number 3. So sa ambisyoso dream number 3 natin, kung kanina computer, wala nyo kung ano ngayon. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. So ang ambisyoso dream number 3 natin is paggamit naman ng mga smartphone. So
Again, in partnership with LGU and the school, magpro-provide sila sa mga estudyanteng na na-identify nila na walang internet connection, walang device ng smartphones. Yun, bigay ulit sa pa-handle sa mga nasa barangay, mga barangay officials natin para sila yung mag-tago ng cellphone. So, smartphones, powerful enough na ma-play yung video, ma-download yung file. It's like almost everything na nagagawa ng computer, kaya nang gawin na ng mga smartphones eh. So, yun yung solution number 4 natin. Gumamit ng smartphone na pinahiram or maybe pinahandle sa barangay official smartphone. Solution number 5. So, solution number 5. Ito, pinakamadali sa lahat. Wala kang gagawing ganong kalaking effort. So, solution number 5 natin, guys. Ito, hintayin magkaroon ng vaccine. Yan. Diba? Ang dali ng solution number. Hintayin magkaroon ng vaccine bago i-continue yung mga regular classes. Oh, problem solved. Hindi maghihirap yung mga teachers. Wala nang rants na maririnig sa mga estudyante. At higit sa lahat, safe na safe sila sa COVID-19. So, that's the solution number 5. Hintayin magkaroon ng vaccine, then regular classes. So, paano na lang yung mga nasayang na oras na imbis sana summer class or first term? Yan, yan yung pumapasok na isip nyo. So, nasiisip ko na solution dyan, kakaroon ng transition, gagawin nilang trimester, or yung hindi man trimester, siguro regular na dalawang sempre din, pero yung para makakope up sa susunod na school year, so 2020 to 2021, so yung 2021 to 2022 na school year, siguro yung ang tawag dito, yung time ng dalawang sem sa 2020 to 2021 school year is parang simbilis ng time ng nasa mga trimester schools. Di ba? Solved! So, regarding naman sa mga school bills, ito naman ang may sasuggest ko dyan. So, sa school bills, since ang binabayaran lang ng school ngayon is pinapasahod niya yung teacher, mga guards, and other personnels, siguro, pwede namang yun lang ang mga bayaran ng estudyante since ginagawa pa rin naman nila yung work nila kahit na, nasa work tawag dito, work from home naman sila. And yung mga ibang other fees like sports fees, siguro library fees, laboratory fees, yung electricity bill, ano pa, other activities na fees, siguro pwede naman na ating iwag singilin yun, or in general yung mga may part sa miscellaneous fees, huwag na nating singilin yun. Siguro pwede na nating gawing i-neglect yung mga fees na yun since hindi naman nagamit ng husto. Or kung gusto nyo mang singilin yun, huwag nyo singilin yung buong amount na yun. Singilin nyo yung na cover lang ng school year or sem na yun. Then, yun lang yung singilin nyo. Diba? Ayos. Then, sa mga nagsasabi pala na yung mga teacher is nagsusweldo sila na bibigay lang ng bigay ng requirements. Well, God, nagkakamali kayo, guys. So, pag binigyan kayo ng sample, lecture notes, pag ang paggawa ng lecture, yung lalo na sa ganito, yung
online classes. Parang ano kasi yun eh. Parang pag gumagawa ka ng lectures, parang kinakausap mo na yung mga students mo. So, habang gumagawa ka ng lectures, isipin mo na kung ano yung tatanungin ng mga estudyante mo about it, kung paano nila mas maiintindihan ng mas madali yung topic na pre-present mo. So, yung mga modules na to, so, nung time ko kasi nag-aaral ako sa college, may dalawa yung mga klase ng mga handouts na and modules na binibigay sa amin. Yung isa, yung handout na andoon lahat ng definition, pero yung sample, mga sample problems, example sa mga engineering questions, is sa harap ng blackboard na explain. So, yun yung isang type ng module or mga handout. So, yung isa is, andoon yung each na step-by-step procedure para ma-solve yung mga problems na nasa libro or nasa handout mo na binigay na example doon. So, yun. Feel ko sa mga module na binibigay ng mga teachers nyo sa mga ganito, online classes nyo is yung andoon yung step-by-step na procedures just to solve those problems na binigay na example. And para na rin sa mga exercises yan, sa mga modules nyo. Then last, mga kagupings, yung regarding naman sa what if ipasa na lang kayo, magbayad na lang kayo ng tuition. Oh, yan. Tuwang-tuwa kayo. Maraming may gusto niyan. So, guys, ito masasabi ko sa inyo. Don't you ever wish for it. Kasi sa bandang huli, magsisisi din kayo. Example, ako, once na naging civil engineering student, may mga subjects talaga na kailangan mo munang i-intindihin ng mabuti from prelims to finals yung mga topics. Then, bago ka mag-proceed sa mga susunod na subjects mo sa mga higher, pag-higher year ka na. Sample, third year, fourth year. So, yun. And talagang pag hindi mo natakal yung sample, half nung subject mo na prerequisite ng susunod na subject mo, loko, walang-wala ka, uulit at uulit ka. hindi mo maiintindihan yung susunod na subject. So, wag mong i-wish na ipasa ka na lang agad dahil sa COVID na to, nang wala kang natututunan. Tsaka, ang pinakamalala sa lahat, pag nag-board exam ka, kailangan mo lahat ng mga topics sa isang subject. Dapat natakal mo yun, naintindihan mo yun, na-internalize mo yun, para makuha mo yung dream na license mo. So, yun guys, sana na explain ko kung ano man ang hinanay nyo or naipaliwanag ko ang mga dapat may paliwanag, nakapag-inspire na rin, at kung hindi man at may additional kayong solution para sa tawag dito, mga online class na to, huwag mahihiya, i-comment nyo lang dyan. Pag may nag-bash, hayaan nyo lang yung mga nag-bash dyan, kasi ito, based sa opinion ko lang naman. And yung sa inyo, based sa opinion nyo din, medyo may makatotohanan din naman yung mga pinagsasabi natin, hindi lang ito puro kalokohan. So, ilang mga kagupings, kung gusto nyo pagpalain pa, huwag nyo kalilimutang mag-subscribe, and peace out!